walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kahoy! Thank you.
natin guys ang kahoy dahil Hilara. Dere laton.
Padala nga yung balderon. Pinasok natin muna yung mga kahoy dahil eh, sobrang basa na rito. Eh, baka masira. Ayan o, pinagpapasok natin lahat ng mga kahoy. Kasi walang ariyang ulan dito. Isang linggo na naulan dito sa Mindanao ngayon. Surigao. So talagang pumunta ako rito para ipasok to ditong mga kahoy. Ayan. Kasi baka sunod na adlaw magpa-bridging tayo. Tapos eh, ito yung ating simintong natitira. Yung pitong supot na siminto. Ayan, tinabunan na ni Taluloy ng trapal kay baka maggahi, tumigas. So yan o, pinasok natin tumulong si Tonton sa ating pagpasok. Buotan si Tonton di ay kay tinabangan ta magpasok ng kahoy. So ito yung area nila, no? Mga susunod na adlaw, pag-bridging na tayo, papaspasan natin ito, tapos tabang na rin tayo para madali. Para okay na yung ating trabaho. Tamo, doon naman naglapok. Ayan. So doon naman sa pika, sa kabila, nag-uka na sila, may mga bridging na sila hanggang sa loob ng bahay. So ganun din ang magiging style nito. Ito nga lang, tunga-tunga sila. Tapos ito yung magiging sala na nila dito. Ito, hindi natin ito ipapapull. Half body lang ito. Ganyan lang siguro ito. Papahap body lang natin to para magandang tingnan. Tapos yun, papalagyan natin doon sa taas ng sarado, papasarado natin dyan sa taas. So, parang hindi pa kasi ito, walang pa rin yung ating buhangin, hindi pa rin na-deliver dahil maulan. So, sakto naman kasi wala pa naman tayong patrabaho. Yan. Grabe guys. Sige ang ulan dito, hanggang ngayon umuulan. Wala na halos init dito sa basta ganitong panahon. Pero ito gusto nating maipa kuan para makapamili din tayo ng hardiplex para sa ating kuan. So marami pa kailangan dito hardiplex, pako. Meron naman tayong budget sa hardiplex dito na hindi naman nabuo, pero pinunuan ko muna ano ating pira na pang bumbong din natin. Kaya yung sin, hindi man napuno na may nag-donate, so ating kinan muna, ating binigay muna dyan yung ating pangbubong para matapos lang bubungan. So yun mga idol, ano, sa mga gusto tumulong dito sa bahay na to, yan, pwede kayo mag-contact sa akin. So hindi ko na muna to pahabaing video na to dito sa bahay ni Ate Nini. So papakita rin natin to sa inyo once na matapos na to. So ito naman yung ating area idol, oh. Yan. Dito sa nagpapatanim ng carabao grass. Papatanim siya ng carabao grass dito ngayon.
Binanta tayo dito kay hindi na talaga tumitigil ang ulan. Kaya yung kahoy sinipte na natin. Para okay naman dito magtrabaho kahit na ulan kasi meron ng bubong. Kasi puro sa loob pa naman ang tatrabaho nito. Ayan o, dito nagpapatanim naman si Edison ng carabao grass. So, ayan yung kanyang bahay na pinapagawa. Ano. So, thank you din po sa lahat ng tumulong dito sa bahay na pinapagawa ni Edison Butiti. Ano, sa maraming maraming salamat sa inyo sa mga nag-ambag. Gaya din po ng pagpasalamat ko dito sa tumulong naman sa bahay ni Dante Nini na tunay na bubuo natin. So, sunod na daw magpa-bridging tayo. Ito naman yung kay Butiti. So ito hindi pa ito bung. Lagayan na lang ito ng bungbong sa mga gusto pa pong tumulong dito sa amin. Ito yung Butiti. Tapos po sa kami magpapasalamat sa inyo dahil eh nandiyan kayo. Nakaalalay sa amin. So marami pa kaming kulang dito. Electricity, tubig, hose. Kailangan pa namin ang hose dito daw. Magkano ata ang hose? Murag abot yata ng 1,000 ata ang isang rulyo. So hindi ko alam kung magkano ang isang rulyo ng hose. So ito naman eh may kompleto na ang bridging nila. So panalamang to lagayan nila ng dingding or bumbong sa Bisaya. Ano? Doob labas meron na po yan sa kwarto. Hindi naman naghahalo sila para dito sa kusina ni Edison Butiti. Ayan. Nagluluto din yung si Taluloy, ay asawa ni Taluloy nagluluto. Kala ko si Taluloy yung nagaluto habang naghahalo. Habang naghahalo, nagaluto. So yan guys, ito yung kanyang kwarto. Ayan, yung kabiti na agad daluyan. Dalawang kwarto to eh, nandun sa pikas. Meron na, magiging ganyan itong ating pinapagawa dun. Papalagyan na rin natin ng ganito susunod. Para makita yung nahimo na nagawaan na dun sa bahay. So ito yung kanyang CR. Ito yung kanilang kusina. Lababo, hugasan. Ayan. Punta rito. Dito bangag sa CR. Ito naman, nilugaw ata ito. Wala nga lang manok. Nilugaw guys, kay lamig man ang kahoy. Tanaw na ito. Siglugaw ni? Ah, hindi man di ay. Hindi siyang lugaw pero pwede siyang pantanim. Buhay pa man. Ito guys yung ano, unang kwarto. Unang kwarto at pangalawang kwarto. Wow, dalawang kwarto. Ito na mapuntang kusina. Ito sala, ito balkonahe. So medyo tako-tako nga lang yung gasto dito guys pag ganito karami ang ating gagawin. Kayo naman, simplehan. Sinimplehan ko lang yun pero abti kay tanawan. Ano, pahimo niyan. So yun mga idol, no? Update muna natin dito sa Timbutiti area. Bago ano, new Timbutiti area. Magiging farm na rin ito ng Timbutiti ulit. So alam nyo naman yung ating kabila ay lilisanin natin. Ano? So lahat ng tanim dun lilipat natin dito. Yung aking mga tanim na kung dun, halaman. Pati kalamansi, bunutin ko na. Shall we have breakfast together?